Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magandang umaga mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Sa araw na ito, tayo ay naggagalak at nagpapasalamat sa mga biyayang kaloob ng Diyos sa atin, sa mga katugunan sa ating mga panalangin, sa pagpapagaling sa ating mga karamdaman. Kaya naman, tanda ng ating pasasalamat, patuloy tayong nagpupugay, nagpupuri sa ating Panginoon. At ngayon, itinataas natin ang intensyon sa misang ito, ang ating mga personal na kahilingan at yung mga humihingi ng panalangin. At upang tayo maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, buong kababa ang loob nating aminin ang ating mga kasalanan at humingi ng kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang dalaga at martir na si Santa Agata ay nanikluhod nawa sa iyo para kami iyong patawarin, dahil siya ay iyong kinalulugdan kailanman bilang matatag na martir at matapat hanggang kamatayan sa aming Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, ang matatanda ng Israel at ang mga puno ng mga angkan ay ipinatawag ni Solomon sa Jerusalem upang kunin ang kabanang tipan sa Sion, ang kuta ni David. Kaya nagpunta kay Solomon ang mga pinuno sa Israel noong kapistahan ng buwan ng Etanim, ikapitong buwan ng taon. Nang naroon na ang lahat, binuhat ng mga saserdote ang kaban ng tipan. Tinulungan sila ng mga levita sa pagdadala ng tolda at mga kagamitang naroroon. Hindi mabilang ang mga baka at tupang inihandog ni Solomon at ng buong Israel sa harap ng kaban ng tipan. Pagkatapos, ipinasok ng mga saserdote ang kaban ng tipan. Sa dakong kabanal-banalan at inilagay sa ilalim ng mga pakpak na mga kerubin. Nakabuka ang pakpak na mga kerubin, kaya't nalulukuban ang mga iyon ang kaban ng tipan at ang mga pasanan nito. Walang ibang laman ng kaban kundi ang mga tablang bato na kinasusulatan ng tipan ng Panginoon sa bayang Israel. Ang mga tablang bato ay inilagay roon ni Moises nang sila'y nasa Horeb, matapos silang ilabas sa lupain ng Ehipto. Pagkalabas ng mga saserdote, ang templo'y napuno ng ulap. Ano pa't hindi sila makapagpatuloy ng gawain sa loob. Ang templo'y napuno ng kagilagilalas na kaningningan ng Panginoon. Kaya nga't sinabi ni Solomon,
O Panginoon, kayo ang naglagay ng araw sa langit, ngunit minabuti ninyong manirahan sa makapal na ulap. Ipinagtayo ko kayo ng isang magarang templo, isang bahay na titirhan ninyo habang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong makapangyarihan, kami iyong panahanan. Poong makapangyarihan, kami iyong panahanan. Aming nabalita na nasa Bethlehem ang kaban ng tipan, sa bukid ng Haar namin nasumpungan. Ang aming sinabi, ang templo ng Poon ay puntahan natin. Sa harap ng trono, siya ay sambahin. Poong makapangyarihan, kami iyong panahanan. Sa iyong tahanan, Poon, pumasok ka kasama ang kabang sagisag ng kapangyarihan, ang mga saserdote, bayaang maghayag ng iyong pagliligtas, ang mga hinirang sumigaw sa galak. Sa lingkod mong David, mga pangako ikaw, Panginoon namin, ang piniling hari ay huwag mong itakwil. Poong makapangyarihan, kami iyong panahanan. Magsitayo na po ang lahat. Pinakaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos, sakit ay kanyang pinagot. Sumayin niyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, sina Jesus at ang kanyang mga alagad ay tumawid sa lawa. At pagdating sa Genesaret ay isinadsad nila ang bangka. Paglusad nila, nakilala sila agad ng mga tao. Kahit nagmamadaling nilibot ng mga ito ang pook sa paligid at ang mga may sakit na nakaratay na sa higaan ay dinala kay Jesus. Saan man niya mabalitang naroon siya. At saan man siya dumarating, maging sanayon, lunsod o kabukiran, ay dinadala sa liwasan ang mga may sakit at isinasamo sa kanya na pahipuin sila kahit man lang sa palawit ng kanyang kasuotan. At lahat ng makahibo nito ay gumagaling. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsayo po muna po ang lahat. Muli, magandang maga po sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang maga po, Father. Alam niyo po, sa panahon po natin ngayon ay napakaraming pagbabago. Nadarito natin 20 or 30 years, hindi naman po natin nararanasan ang mga bagay na yon. Kahit na po sa mga karamdaman, marami pong sakit na nararamdaman tayo o nararanasan ang wala naman nung unang panahon.
Halimbawa, isa na po dyan ay yung COVID. Dati-dati namin, wala naman pong ganyang katinding salot ang dumadagwalaw sa atin. Pero bakit ngayon? Ito po ay hindi na po natin maunawaan. Kahit na po ang tinatawag nating sakit na kanser, oo, may kanser po nung unang panahon, pero very seldom kang makakarinig ng mga tinatawag nating mga taong may karamdaman na kanser. Siguro kung may nalaman ka na may sakit na kanser, maaring hindi mo namang kilala yung tao. Pero po ngayon, alam niyo po ang sakit na kanser, alam po nating lahat dahil bakit? Kasi mismo, kahit na ang sarili nating pamilya, ang mahal natin sa buhay, dinadapuan ng kanser na dati-rati wala naman. Kahit na po ngayon ang sakit na tinatawag po nating diabetic, yung high sugar. Alam mo, pagka ikaw po ay diabetic, ito po ay hereditary. Nangangahulugan na mamana mo. Kung ang nanay o tatay mo mayroong sakit niyan, for sure, ang laki ng possibility na ikaw ay magiging diabetic din. Pero ngayon, hindi na po eh. Hindi na hereditary. Bakit? Kasi ang sakit ng diabetic, ito po can be acquired. Nakukuha mo na po ngayon yan sa lifestyle mo na dati-rati wala naman po. Nariyan po ang sakit na tinatawag nating anxiety, depression. Hindi po natin naririnig ang mga ganyang karamdaman noong unang panahon, pero bakit ngayon may mga ganyang karamdaman? Kaya naman tayo po lahat, hindi natin maalis sa ating sarili ang mangamba, ang matakot. At ang tanong na lang po natin, kanino tayo huhugot ng lakas nang sa gayon maprotektahan natin hindi lang ang sarili natin, kundi na pati ang mga mahal natin sa buhay. Alam niyo po sa Ebanghelyo, nagmamadali yung mga tao eh. Hinanap si Jesus at nang mabalitaan nila kung saan pupunta si Jesus, dali-dali po silang pumunta ron at inunahan pa nila si Jesus. Bakit po? Kasi nagnanais din po silang makaranas ng kagalingan. Gusto po nilang ma-encounter si Jesus kahit man lang hipo. Makikipagsiksikan sila dahil alam nila na may kapangyarihan si Jesus at ito ay may kakayanang magpagaling. Mga kapatid, nakita po natin ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng mga intensyon at pananampalataya ng mga tao pong ito. Alam niyo po, tinatanong ko po sa aking sarili, ano po kaya talaga ang intensyon ni Jesus? Bakit siya nagpapagaling? Bakit niya ninanais na ang mga taong ito'y hayaan siyang hipuin nang sa gayon maramdaman nila ang kagalingan? Alam niyo po, para sa atin, tayo po'y makikipagsiksikan dahil alam po natin na may kapangyarihan magpagaling ang ating Panginoong Jesucristo. Ngunit ang tanong ko, ito ba ang kanyang layunin? Alam niyo po mga kapatid, tayo naman po mga tao, kapag tinitignan po natin ang ating sarili, ang sabi nga po ay ito, kapag halimbawa wala tayong karamdaman, okay lang, we do not have any time pagdating po sa ating pong pananalangin. Pero ang sabi po sa Ebanghelyo, kahit na po yung gospel yesterday, ang sabi, si Jesus ay nanalangin. Alam niyo po mga kapatid, ang sabi po ni Pope John Paul II, St. Pope John Paul II, na ang sabi niya, ang masamang spirito, the devil cannot make you bad, and yet he can make you busy. Kaya naman kapag tayo po ay naging busy, nawawala na po tayo ng panahon na makipag-ugnayan sa Diyos kasi wala tayong concern. Pero ang sinasabi po ay ito, kapag tayo po ay nagkaroon ng problema, nagkaroon tayo ng karamdaman, then hinahanap na po natin ang Diyos. Kaya sa pagkakataon po ito, sa paghahanap ng mga tao kay Jesus, nabatid nila na magkakaroon ng kagalingan, ang nais ni Jesus ay ito. Tanong po nga, si Jesus ba ay nagnanais pagalingin tayo? Aba, opo. Nais ni Jesus
na tayo po ay hipuin at nais ni Jesus na tayo ay makahipo sa Kanya nang sa gayon matanggap natin ang kagalingan. Ngunit, hindi po ito ang Kanyang intensyon. Bakit po, mga kapatid? Ay, oo nga po. Kapag hinipo mo po ang ating Panginoon, gagaling ka nga. Mawawala ang iyong karamdaman. Ngunit pagdating ng takdang panahon, maaring ang himala na tinanggap mo ay hindi na muling maulit na himala. Maaring ikaw ay magkaroon na naman ng panibagong karamdaman. At pagdating ng takdang panahon, kahit ano pa ang mangyari, darating ang sadali na tayo po ay mamamatay. Kung ganon, mga kapatid, mayroon palang hangganan ang buhay ng tao. Kahit ikaw po ngayon ay pagalingin, kahit ang suliranin mo ngayon ay burahin. Pero pagdating ng takdang panahon, haharap tayo sa Panginoon. At nais ng Panginoon na kapag dumating ang takdang panahon na tayo ay haharap sa Kanya, batid natin at alam ng Diyos na tayo ay nagsisi sa ating kasalanan. Kung ganon, mga kapatid, ang intensyon po pala ng Diyos ay hindi ka lang pagalingin. Ang intensyon ng Diyos ay magbalik loob ka sa Kanya. Nang sa gayon maranasan mo ang tunay na kagalingan, ang tunay na pagpapatawad sa iyong kasalanan. Alam niyo po, mga kapatid, matuwa po tayo dahil nandito po tayo sa Quiapo. At ngayon, namimintuhat, sumasamba tayo sa poong Jesus Nazareno. At sinasabi po sa atin ang bagay pong ito. Sa ating pagtanggap, anuman ang kalagayan mo, ikaw man ay may karamdaman, ikaw man ay may suliranin, ikaw man ay walang pera, ang sinasabi po sa atin ay ito. Tanda nito, si Jesus ay nagmamahal sa atin. Ngunit ang sinasabi niya ay ito. Pasanin mo ang iyong krus tulad ng pagpapasan ko ng krus dahil sa iyong kasalanan. Kung ganoon, mga kapatid, ang sinasabi po ng Ebanghelyo kahit na si San Agustin ay ito. Ang Diyos ang siyang manggagamot. Subalit ang lahat ng sakripisyong gagamin mo at pagdadaanan mo ay magiging gamot mo para sa iyong kaligtasan. Sa araw pong ito, mga kapatid, iminumulat ng Diyos sa atin. Hindi ka man tumanggap ng himala, mahal ka ng Diyos. At sa araw na ito, sinasabi sa iyo ng Diyos, ibibigay niya sa iyo ang lahat ng lakas, kapangyarihan, upang pasanin mo ang krus mo at magtagumpay sa huling yugto ng buhay mo. Dahil dyan, ipakikita niya kung gaano kanya kamahal. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko, mga kapatid, manalangin tayo sa Ama na naglanais na gumaling ang lahat. Hindi niya itinataboy ang sinumang nagangailangan dumulog sa Kanya. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Bilang simbahan, naway huwag nating isarado ang ating mga puso sa pangangailangan ng ating kapwa. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Tayong lahat, naway kumilos para sa katarungan at para sa dangal ng tao, lalo na sa mga taong hindi binibigyang pansin ng lipunan. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Ang ating komunidad, naway maging matulungin at maitaas ang bawat isa na mayroong pag-ibig at malasakit tulad ng ipinakita sa atin ng Panginoon. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Ang mga may sakit sa isip, katawan at diwa, naway makatagpo ng ganap na kagalingan.
Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Makapangyarihang Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin at ang aming mga puso at gawin mo kaming laging handa. Hinihiling namin ito sa magitan ni Jesucristo, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasolang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, pagkabanalin mo at basbasan ang mga alay na nakanda upang paalabin ito ang aming diwa sa ningas ng pag-ibig mo na magdulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ni Santa Agata sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at iisipan. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si Santa Agata ay parangalan, siya ang kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay, sabagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay, tulad ng naganap sa iyong anak. Ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago siya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo, pinaghati-hati iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganon din naman matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo. Inabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, nang bagot walang hanggantipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat
siya'y pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niya ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyay natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagabuhay ng iyong anak. Kahit nialay namin siya yung tinapay na nagbibigay buhay at ang galis siya nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat mo kaming tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo. Lahat ng mga pari, mga relyoso, diakon at intensyon ng iyong bayan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak na puso si Jose at ng mga apostol at si San Juan Bautista, lahat ng mga banal, agata, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nagagagaling na utos at turo ng ating Panginoong Jesucristo, buong pag-ibig nating tawagin ang ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagdaraman ng kabayapan araw-araw, ligtas sa kasalanan, layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Mga kapatid, dalhin ang manalangin para sa kapayapaan. Kapayapaan sa buong mundo. Kapayapaan sa ating bayan. Kapayapaan sa ating tahanan. Kapayapaan sa ating puso. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagaluban kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang sa kanya'y patuloy na tumatanggap.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat na tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pare o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o ng lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po.
sa lahat po ng may mga lumang palaspas na ginamit noong Linggo ng Palaspas, maaari nyo na pong dalhin sa simbahan ng mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, 2024, araw po ng Martes, bago po ang Miyerkules ng Abo sa February 14, 2024. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili rin pa rin po ang ating opisyal na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size po ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size po ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasayos po ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo at maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa aming katatagan ng nagakalooban at katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na Santa Agata sa pamamagitan ni Jesucristo kasamang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang pagbabasbas ng ating pong Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng nagsusumamo sa iyong angkan. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan mo rin po ang lahat ng kanilang mga dalang imahin, dasalan, at sa pamamagitan ng pambibinisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila nung sila'y binyagan, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesús Nazareno,
ating panalangin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaramal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,